My father, kasi nga ang father ko, my father is homegrown talaga siya. Hindi siya nakapag-aral, no? As in, talaga no read, no write yung father ko. Siya ay bumoboto sa pamamagitan ng Tambark at tanging pangalan niya lang yung kanyang kayang isulat. Yung nanay ko nakatapos ng high school at nakapag-isang taon ng secretarial course that time. So yung nanay ko ang gabay niya. Yung father ko, dahil nga sa wala siyang pinag-aralan, so meron siya laging handicap, no? Meron siyang insecurity kasi nga hindi siya nakapag-aral. Okay. Pero ang gumagabay sa kanya sa mga ganung usapan ay yung nanay ko. Now, my father is a mechanic. Natuto siyang mag-mekaniko. Widow-widow lang, alam mo yon? Opo. Oo, kasi nga, siya, jeepney driver. So, lumaki ako sa yung bahay namin dati sa San Dionisio before kami lumipas sa apartment. Naalala ko, lupa. Lupa ang sahig. As in, lupa. Oo. Lupa, yung sahig. Doon ako nagjojole. Naalala ko pa yon, no? And then, puro pyesa ng auto. Doon ako lumaki sa ganong environment. Opo. At noon pa lang, yung tatay ko, natayo na siya ng talyer. Lagi niya ako sinasama at kanyang ambisyon sa akin, maging mekaniko ako. Sabi niya, maging mechanical engineer daw ako. Yun ang kanyang lagi sa aking sinasabi. Masipag. Doon sa pag-aaral. Doon kami nagkatalo. Ayun na nga. Pero ito daw po, nung para daw po makatulong kayo sa family niyo nung high school kayo, ang dami niyo naging trabaho, pinasok. Oo. Yung father ko, nakautang yung nanay ko doon sa aking tiyuhin ng puhunan para magtayo ng transportation business in Tacloban. So, nakaroon sila ng utang para sa isang bus. Opo. So, yung tatay ko lumipat ng Tacloban and then yung nanay ko naman ay sumasama sa kanya. Kaya yung history ng aking edukasyon, totality, mga 11 schools ako bago ako nakatapos ng college. 11? No? So, nagsimula ako ng sa mababang para ng Lawerta, ng grade 1, grade 2 hanggang grade 4 sa St. Andrew's School sa San Dionisio, grade 5 hanggang grade 6 Second Heart School sa Tacloban. Then first year high school ko, bumalik ako ng Maynila. Yung ate ko naman, that time, working student na. Gusto niya kasi na ako'y makapagtapos sa kahit na mahirap kayo. Sabi niya, mas maganda kung magtatapos ka sa magandang paaralan. So, magsikap din siya para ako maka-enroll sa Letran. So, first year high school ako sa Letran, 1 year lang, and then balik ako ng Tacloban ng Holy Infant College ng second year hanggang third year. Tapos noon, medyo dahil tayo ay nung ating kabataan ay, alam mo na, bata. So, nalipat ako sa Leyte Colleges. Grabe! Hindi ko natapos. Tacloban din yung Leyte Colleges. So, hindi ko natapos doon. Nag-bulakbol, nag-quit ako. Balik ako na Manila sa Perpetual sa College of Rizal in Las Piñas. Doon ako natapos ng high school. Then, I went back to Letran ulit sa pamamagitan ng aking ate Tess. And then, first year hanggang third year, AB Economics. Puro economics, puro baksak ko economics. Yung major ko. So, hindi ako pwede ron. Sabi ng ate ko, balikan Tacloban. Tacloban ako ulit. Sa Divine World University naman ako. Divine World University sa Tacloban. Sa Dewu. First batch naman kami. Nang yun na, yung mass communication. Medyo doon na ako na pirmes, no? And after that, tutuloy ko ba? Hindi kaya nakita sa Tacloban, Ma'am Shikars, kasi isang lugar lang kayo eh. Hindi, kasi... Hindi ba? Alam mo naman, Sir Ted, Tagapalo sila. Tagapalo. One town na south of Tacloban. Nung nagpapalipat-lipat si Sir Ted, baby pa ako noon. hindi naman. Yung tingin niya sa akin, ma. Hi, mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the I button.